Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Christy, and kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para updated ka sa aking mga bagong upload na videos. So for today's guys, ang ating topic ay ano nga ba ang murang apps na pwede nating gamitin para makapagpadala tayo ng pera sa Pilipinas ng safe yung ating ipapadala. So, gusto ko lang i-share sa inyo guys na nung unang dating ko dito sa Taiwan, syempre naghahanap ako kung ano ba yung kung saan ba ako pwedeng magpadala kasi ngayon ang Western Union hindi na siya masyadong hindi na siya masyadong nag-ooperate na katulad nung dati nung nasa bansa ako ng Kuwait at saka ng Saudi na laging Western Union yung ginagamit ko. Pero pagdating ko dito sa Taiwan, iba pala dito sa Taiwan. Meron din Western Union dito pero hindi na ganun ano yung nag-ooperate na Western Union na hindi katulad nung na kahit saan kang lugar magpunta meron. So, ayun, nag-research ako kung paano ba magpadala ng pera mula dito sa Taiwan to Pinas. At ang nakita ko noon sa ka-search ko ay yung EMQ Send Money. So, ayun guys, tinry ko siyang gamitin na sa pagpapadala yung EMQ. Kaso, yung charge niya, napakamahal, 199.80. Almost 350 pesos sa Pilipinas sa isang transaction mo lang yun. So na ito para mas makamura kayo, makatipid tayo. Alam niyo naman tayo mga OFW palaging nagtitipid. Kaya gusto kong i-share sa inyo para yung mga hindi pa nakakaalam na mga OFW na katulad ko na nandito sa Taiwan para magkaroon sila ng idea at matry nila na itong apps na to ay talagang maganda siyang gamitin. Safe po siya at nakailang transact na po ako sa ganitong apps. So yung apps na po na ito ay ang PhilMoney apps. Ang PhilMoney apps po ay na-discover ko kasi yung isa pong kaibigan ko ay ninvite niya ako na sabi niya, uy, saan ka ba nagpapadala? Sabi niya ganyan. Sabi ko, sa EMQ. Sabi ko, tapos tanong niya sa akin, magkano ang bayad mo doon? Sabi ko, 199 Taiwan dollars kada isang transaction. Sabi ko ganyan. Tapos sabi niya sa akin, uy, sabi niya ganun, may alam ako, try mo. Sabi niya ganun, yung PhilMoney, mag-download ka. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, magkano naman ang ano niyan? Ang pag yung charge pag nagpadala ka sa Pilipinas, sabi niya 150 NT lang. Sabi ko, aba, nakamura. Sabi ko ganyan. Sayang din yung $49. Sabi ko ganyan. Tapos nag-download na ako ng ganyang apps. Tapos nag-fill up ako, nag-send ako ng ARC number ko. Tapos ayun, okay na. Tapos yung first transaction ko, guys, ano siya, may less siya na 99 Taiwan dollars, bali yung 51 Taiwan dollars pala. Taiwan dollars mo pala siya. Babayadan yun. Kasi may discount, kasi ano, first time mo magpadala. Yan. So, tapos noon, hindi, sa kanila kasi ano eh, parang napag-compare ko na, kumbaga, sa EMQ, pag nagpadala ka, yung 1 Taiwan dollars equals to 1.66. Tapos, pagdating naman sa PhilMoney, yung 1 Taiwan dollar is 1.67. So, mas mano siya ng 1 dollar, mas mataas siya. Kaya, maganda siyang gamitin. Tapos, hindi lang yan, nagbibigay sila ng promo pag minsan. Tapos, pag nakaipon ka ng mga coupon, yung coupon na yun, natry ko na yan kasi dati nagkaroon na din ako ng, ng coupon na ganyan, worth 100 Taiwan dollars. Tapos, yung coupon na yan, pwede mo siyang ipalit sa mga 7-Eleven. Halimbawa, may binili ka sa 7-Eleven, ipakikita mo lang yung barcode na nakasend doon sa coupon mo.
Tapos iaano lang yun sa 7-Eleven, ileles na po yan. Kung halimbawa, ang binili mo sa 7-Eleven ay 200, tapos yung coupon mo is 100, 100 na lang po yung babayaran mo. Yan, ganyan po ka, ano yung PhilMoney. Tapos, ang kagandahan pa po dyan, halimbawa, meron kang kaibigan o kakilala, bagong kakilala dito sa Taiwan, yung mga bagong salta dito sa Taiwan. Tapos, na-invite mo siya na gumamit ng apps na yan, meron ka kaagad na 200 Taiwan dollars galing sa PhilMoney. Na, parang maano mo siya sa as in coupon. Tapos, yung coupon na yun, pwede mo din siyang i-ano sa 7-Eleven, bumili ka ng mga inumin mo, ganyan, pagkain, kung ano man magustuhan mong bilhin. Tapos, halimbawa, 200 yung coupon mo. Alam, ang nabili mo yung 250, ileles nila yun. 250 minus 200 na coupon mo, 50 na lang ang babayaran mo. O, diba? Sulit? Meron ka ng pambili ng iyong mga drinks dyan. O, yan. Tapos, at ang isa pa sa nagustuhan ko dito sa apps na to, madali lang po siyang madali ka lang magbayad, hindi ka tulad sa AMQ na kailangan mo pang pumindot-pindot sa machine, hindi mo naman maintindihan yung pinipindot mo kasi puro Chinese language, yung mga letters nila Chinese. Pero dito sa PhilMoney, pag nakapagsend ka ng pera, tapos dadahin mo lang siya sa cashier, tapos i-scan lang yan ng cashier, babayadan mo, tapos may darating na confirmation sa'yo, isisend mo sa iyong family, yun ang isisend mo sa iyong family. Ganun lang kasimple. Hindi katulad ng EMQ na kailangan mo pang magpindot-pindot sa parang ATM machine, ganyan. Hindi mo naman maintindihan yung pinipindot mo kasi in check. Kasi nakaranas ako dyan sa EMQ eh. Hanggang nung one time na isang beses lang kasi ako sinamahan ng amo ko, tapos nung padalawa, hindi ko na masyadong alam. Buti na lang merong isang Chinese na mabait na i-ginaid niya ako kung paano. Ay, Diyos ko, nakakahiya. Sabi ko, ano ba naman to? Sabi ko, wala man lang English na translation to. O baka meron, hindi ko lang talaga alam kung paano is it. Kasi syempre, first timer nga eh. Tapos, ayan guys, mamaya ilalagay ko po sa link ng video ko yung about sa PhilMoney. Download na kayo guys. Sulit. Tapos, ano nga ito? Nakalimutan ko. So, ayan guys, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang PhilMoney apps.